reflection natin dyan. Good morning once again. This is your Ate A for your morning reflections with Ate A. Your Sunday dose of life-changing, soul-uplifting experiences in the good words of our good Lord. At tulad nga po ng nasabi ko sa inyo, mga kareflection, mga kapatid, mga kaibigan, na ako po ay excited sa ating pong episode this morning for our devotion. Dahil ako po ay merong guest na panelista. Ayan, pinakikilala ko po sa inyo lahat, walang iba, mga ka-reflection ng ating po Pastor Sunny. Ayan, siya po ay ating associate pastor dito po sa ating mahal na HLCM family. And for this morning, sasamahan niya po ako dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Kaya kung ako sa iyo, ka-reflection, kasama ang iyong notebook, kasama ang iyong Bible, dahil ay kung ang sinasabi, ka-reflection, walang nagde-devotion ang walang hawak na Bible. Kasi anong i-devotion natin? Saan natin kukunin yung pag-uusapan natin, mga ka-reflection? Definitely sa salita ng Lord. At sasabihin niyo, Ate, ba't ikaw wala kang hawak na Bible ngayon? Kasi mga ka-reflection, nakaprint na yung ating devotional verse. At syempre, para mas ika nga ay malaya at magaan ang ating talakayan o ang ating devotion sa umagang ito. Tulad nga po ng ating naumpisahan last week, tayo po ay nagpaumpisa ng bagong series of devotion under the theme of Rooting Out Relationship Killer. Bagong series na pinaumpisahan natin ay papatungkol naman sa relationship. At syempre, Pastor Sunny, hindi lang naman iisang aspeto ang relationship, eh, di ba? Maraming bahagi. Oo, marami. Tulad ng mga anong uri ng relasyon. Relasyon sa ina. Ayan, tama. Anak at magulang. Hindi man ay sa trabaho, yung boss mo at ikaw mismo yung empleyado. Yung relationship, tama yun. Napakaganda. So, hindi lang isang aspeto ng relationship ang pag-uusapan natin. Kasi parang pastor ay kapag narinig ang salitang relationship, umiikot na yung kanilang kaisipan about sa relasyon ng lalaki at babae. Tama, diba? Oo. Usually nalilimit tayo dun eh. Tama yung sinabi mo pastor eh. Yung para bang isa lang yung ano uri ng relasyon. Eh ano naman yung ibang mga bagay sa buhay mo, hindi ba relationship yun? Eh, ultimo nga yung sabihin natin, alaga mong hayop at ikaw, may relationship yan. So, hindi lang isang uri o aspeto ng relasyon ng ating pag-uusapan. And this morning, pag-uusapan natin ang isa sa mga core, matibay na foundation or elemento ng isang matibay na foundation ng healthy na relasyon. But definitely, before that, kailangan manalangin muna tayo, mga ka-reflection. And I really pray and I really hope na kayo ay nag-share na. Share nyo na yung link natin this morning kasi ang ganda ng topic natin. Talagang makaka-relate ang lahat ng individual na may mga relasyon sa buhay. At dahil ikaw ay aking guest panelista, alam mo na yan, Pastor. Kailangan nating mag-pray. So, pangunahan mo naman kami sa prayer sa umagang ito kasama ang ating mga ka-reflections. Ganun pala yun. Kasi nag-guess pala siya pala ang mag-open yung prayer. Siyempre, alam niyo na. So, pala ay laging handa kung sino man ang magiging guest dito, ay dapat marami kang baon. Oo. Marami kang baon na bala para hindi ka nagugulat. Sige po, tayo po ay manalangin. Pagkatiwala po natin sa Panginoon, itong gawain po natin na ito, na ang Diyos ang magbigay ng karunungan, ng wisdom, sa bawat isa sa atin. Yes. Maging sa ating pong mga manunood, sa ating mga kapatid, ay nawa ay patuloy na ang Diyos ang magbigay sa atin ng karunungan. Sige po, tayo po ay manalangin sumandali at kumikit at tumuko. Dakilang Diyos, maraming salamat po at purihin po kayo. Maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Dahil ito yung pagkakataon, Panginoon, upang masamba namin kayo, mapapurihan po namin kayo. Itaas ang dakilang pangalan niyo sa buong isang linggo na pinagkaloob niyo po sa amin pong buhay. Na kayo ang nag-ingat sa amin, naranasan namin
ang patuloy na protection niyo po, Panginoon. Hindi kami napahamak, hindi kami nagkaroon ng anumang karamdaman na maluha. Salamat, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay na amin pong naranasan sa buong sanglibro. At sa umagang ito, Panginoon, tinitiwala po namin ang gawain po namin na ito. Maging sa amin pong mga kapatid na naka-tune in sa live streaming na ito, patuloy na ipuin niyo rin po sila, Panginoon, at maranasan ng inyong pag-ibig. At alam namin, O Diyos, itong mga pag-uusapan po namin ay ito ay isang bahagi ng buhay po namin na dapat po namin ano yung dapat namin gawin para sa ikakalago ng aming pong relasyon namin sa iyo. Yes. Kaya maraming salamat po. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, sige ka reflection. Hawakan mo na yung iyong Biblia. At samahan mo ako sa isang napakagandang aklat. Buksan natin ito sa Ecclesiastes. O sa wikang Filipino ay Mangaral. Basahin muna natin yung ating mga reflection verses for today bago tayo mag-dig in sa ating pong pagtatalakayan o ika nga ay ating pagkikwentuhan sa umagang ito. So, ang ating reflection verses for today will be found in Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. Dahil relationship ang pinag-uusapan natin, napakaganda nung ituturo sa atin nitong prinsipyo na matatagpuan natin sa Ecclesiastes. Babasahin ko ito sa New Living Translation, so English, at si Pastor Sunny naman, babasahin niya ito sa wikang Filipino. Okay. So, umpisahan ko na ka-reflection, sabayan mo ako, verse 9, mag-uumpisa tayo. Sabi ng napakaganda at napakabuting salita ng ating Diyos sa Ecclesiastes chapter 4, beginning verse 9, two people, kung pipiyo ka ko, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Verse 11. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Three are even better. A triple braided cord is not easily broken. At sa wikang Filipino. So ito naman po sa wikang Filipino na sinasabi po sa Mangaral. Chapter 4 verse 9 hanggang 12. Sabi po dito, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Verse 11, kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung mag-isa ka, paano ka maiinitan? Last verse, madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubi na may tatlong pilipit na hibla. Mahirap itong malagot. Yan, maraming salamat. Ang ganda po ng mga prinsipyong tinuturo sa atin, ano, ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ako, na-amaze kasi talaga ngayon ko lang din talaga personally, Pastor San, na nabasa talaga kung gaano yung linaw ng prinsipyo, gaano kahalaga na meron kang kasama. Yes. Technically, hindi naman ibig sabihin is yung, sabihin na natin, talagang on the first side, o on the first thing talaga na pwede mong maisip dyan is yung magka-partner kayo or couple kayo. Kasi talaga namang, two is really better than one. Yes, tama. Tama po yun. Kahapon, Pastor, nakapanood ako ng pelikula, yung The Guardian.
kwento siya ng US Coast Guard. Alam po ba, Pastor? Sige, tingnan natin yung mga ka-reflection natin, Pastor, kung kamusta yung monitor natin dyan. So, alam po ba, mga ka-reflection, na isa pala sa panglaban sa hypothermia, yung lamig, yung kapag nakababad ka sa tubig, is yung magkakasama kayo, magbe-benefit kayo sa heat ng isa't isa. So, dahil relationship ang pinag-uusapan natin, ka-reflection, umpisa na tayo, let's dig in. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa salitang partnership. Yes. Yan, partnership. At kaya ko naisip na si Pastor Sunny ang i-guess kasi since 2013, Pastor Sunny, 2015? Since 2015, we've been business partners. So, I can't think of anyone else aside from, let's say, my parents, I mean, to have here because he's been my partner in the business. And I'd say, how many years? 5 years? I mean, 5 years as a business partner is, well, actually something. There could be something about the partnership. And because the topic of this morning's devotion is partnership, I find it just fitting that he'd be my panelist. Okay, so ka-reflection, no? At the center, sabi nga ng ating author, which is Stephen Matthew, with this devotional series, be at the center of every healthy relationship. No? Yung core ng every healthy relationship na naiisip natin, na pinipresume natin is that we will do things together. Nakakita ka na ba, Pastor, sa relasyon? Kahit na anong uri ng relasyon na healthy pero hindi nila ginagawa ang mga bagay together? Sorry. Diba ka-reflection, when you say you have a healthy relationship with someone, talagang you do things together. Sipin mo, Pastor, kung sa business, sa limbag, hindi tayo nagkakasundo doon sa mga dapat gawin, ano kayo magiging itsura ng mga project? Ay, sigurado magkaka sabihin natin na hindi magiging magandang isip. Tama. Hindi ko ma-imagine kung anong itsura. Baka sa let's say yung sa design lang, hindi tayo magkasundo. Paano kaya yun, no? So, di ba po, ka-reflection, totoo yun eh. Lahat tayo, sa lahat ng uri ng relationship natin, when we say it's a healthy relationship, the very core, the very center of that relationship is because we do things together. Ibig sabihin na pagkakasunduan natin ang mga bagay-bagay, You do things na pareho ninyong na-enjoy, may pareho kayong agenda, tama, Pastor, na napagkakasunduan nyo yun at na-enjoy yung dalawa na gawin yun. O nung, let's say, yung friends mo. Sabi nga, di ba, let's say, a marriage journey. A marriage journey is a pledge, a vow of togetherness and shared life. Nakakita ka na ba, Pastor, sa nung mag-asawa na mag-asawa daw sila pero hindi sila nag-share ng buhay nila sa isa't isa? Wala. Ikaw? Wala. Hindi ko naman sinabi kasi single ka pa pero alam ko nagkaroon ka na rin naman ng mga relationships. So, nung meron kang karelasyon, hindi kayo nag-share ng buhay niyo? Nag-share. O, di ba? Mahirap yata yung relasyon that you don't share your life. And even so, sa church, di ba sabi kasi natin, hindi lang naman aspeto ng romantic relationship ang i-explore natin, even sa church, yes. Fundamentally, people or ka-reflection, sa church, it is all about relationship and community life. Can you imagine a churchmate that is not sharing his or her life? A leader, halimbawa, Pastor, ikaw, humahawa ka ng mga leaders. Ma-imagine mo ba, dun sa hinahawa ka ng mga leaders, yung merong leader na me, myself, and I? Kamusta ang feeling mag-handle ng ganun? Kung meron man, ha? Sakit ang ulo mo. Ay, siguro kaya alam yun, ha? Sigurado, sasakit ang ulo mo. Masakit talaga sa ulo. Sa ulo. At hindi mo pwedeng sabihin healthy yung relationship, yes, no? Tama. Hindi mo masabing healthy yung relationship eh.
Ngayon, kahit nasabihin mo sa friendship, bakit mo naging tropa yung maging, mga naging katropa mo? Ikaw, Pastor San, bakit mo naging katropa yung mga katropa mo? Kasi ano yung isang bagay na bakit kayo lagi magkasama? Para i-build yung relationship namin. Oo. Para mas lalo kami magkakilala kapag lagi kami magkasama. Lagi kayo magkasama kasi ang point is, common yung ginagawa niyo eh. Kasi parehas yung ginagawa namin. Oo. Ginagawa namin. Kaya good kami sa isa't isa. Diba po? Even sa friendship. Friendship is all about doing things together. Ako, naalala ko yung mga katropa ko. Bakit ko sila katropa nung high school? It's because we do things together. So, ngayon, yun yung tinatawag nating core ng relationship. At kung isasama rin natin sa isang salita, Pastor San, yung togetherness, yung sa trabaho, teamwork, or sa, let's say, couple, or sa family, or sa friendship, is sharing your life together, pwede natin siyang isummarize sa isang salita. At yung salitang yun is partnership. Parang kami ni Pastor San, we do things together. Silimbag ang nagbabind sa amin with our partnership sa business relationship namin. So, I do the design, he do the labor sa pag-print ng t-shirt. Magkaiba man yung aspeto, magkaiba man, like ako, design na ginagawa ko, siya labor, pero it's the same thing. May product. Diba? So, it's a partnership. And definitely, partner dito, Mesa. Kita. Diba, Pastor? Tama naman. Partner kami sa kita. So, you have things, you do things together. So, ang ganda, diba? Yan yung design ng ating Panginoong Diyos. So, sinasabi niya dun sa mga ngaral, diba? Sabi nga niya, two people are better off than one. They can help each other succeed. Sa part, halimbawa, ng partnership namin ni Pastor San sa business, we are helping each other to succeed. I mean, ako, wala akong employment. Salamat sa Panginoon, naging ka-partner ko siya sa business. Kasi kung hindi rin naman niya tatrabahuhin yun, di wala akong pera, Pastor. Diba? So, yun ang benefit ng healthy relationship na may healthy partnership. Pero kasi, mga ka-reflection, eto na nga yun, Pastor. Over time, pag lumilipas ng panahon, let's say sa mga magbabarkada, umuusad na ang mga taon ng buhay. Definitely, you are developing. And even so, sa mga mag-asawa, even so, let's say sa workplace, over time, sabi nga natin dito, people and relationship change. Tama, Pas? Tanong ko, Pas, yung mga barkada mo noon, sila pa rin yung tropa mo ngayon? Sila pa rin. Yun nga lang, meron na rin masasabi natin gap. Yan! Yun yung isang word na gusto ko. Thank you, Pastor. Talagang tamang siya ang aking resource person. So, pero over the years, napansin mo, what's the relationship or masasabi mo partnership with them is still the same? Hindi na eh, di ba? Sabi mo may gap. Bakit? Ano sa tingin mo ang first na pwedeng nag-ghost ng gap? Siguro, yung pananaw niya at pananaw ko hindi na nagkakapugma. Mm-hmm. Wala na yung tinatawag na, kumbaga when you share your life, yes, medyo magkaiba na. Magkaiba na. And then, activities, halimbawa. So, the activities naman ay ang laki. Mm-hmm. Ang laki ng nabago. Kasi, during the time na dati ay kung ano yung ginagawa nila, ginagawa ko rin. Pero ngayon, yung ginagawa nila, hindi ko na ginagawa. Kaya nagkaroon na kami ng gap. Yes. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na kami mag-friend o magkaibigan. Mm-hmm. So, nandun pa rin yung relasyon namin. Yun nga lang, meron ng gap. Hindi yes. Ganun ka katibay yung aming pong relationship. Pwede. At pwede mo masabi na hindi mo na rin alam kung ano nangyayari yes sa buhay niya, di ba? Pero ka-reflection, sa friendship, medyo acceptable pa. Kasi sabi nga natin, friends come and friends go. Pero paano kapag halimbawa sa marital relationship? Ano kaya ang magagawa kapag yung sinasabi ni Pastor kanina na gap ay ma-develop? Kasi initially, people change, relationship change.
And yung initial ninyo na intentions nung nagkasundo kayo for this relationship, it can easily get lost. Diba? It can easily get lost and pwedeng additional factor, Pastor, yung business, eh, no? Because of the business, eh, itong relationship na to is developing pa lang, pwede nang pumasok yung tinatawag natin personal agenda. Sama, personal agenda, pwedeng magbago. Let's say, halimbawa, sa part ng mag-business partner, kung halimbawa hindi namin ma-maintain yung initial objective ng limbag, halimbawa hindi niya na malaya nag-shift na pala yung gusto ko from an objective ng limbag na maging financing arm ng ministry, biglang nag-iba pala yung puso ko over time kasi hindi niya na malayan, hindi niya na bantayan, or kumbaga medyo hindi niya ako na po-follow up, nagkaroon ako ng ibang agenda, pwedeng pumasok na magkaroon na tayo ng konting pagka-clash, no? Kasi pwedeng mag-iba yung terms ko. Sasabihin ko, ay hindi, taasan mo yung presyo. Eh may inaalagaan siyang kliyente. At relationship din yun with the clients. Pero ang motivation pala, nung sinabi kong, hindi, taasan mo yung presyo, kasi nagbabago na yung puso ko, kasi meron na akong, nag-shift na yung aking personal agenda. Na, hindi yun yung initial intentions, eh, when we build that relationship. And ka-reflection, I would want you to reflect doon sa mga relationships that you have in your life. Napakagandang i-check, no, Pastor? Napakagandang reminder to, eh. Tama. Na if you are a married person, or if you are a person with company, a company of people na may inaalagaan ka, how was it over the time? May nagbago ba? May nag-shift ba sa paningin mo o sa pananaw mo? At marahil bakit nakikita natin na pwedeng nagkakaroon nga nung yung salitang gap, Pastor, o yung salitang gap dun sa relationship. And it becomes too easy to forget kapag pumasok yan na napo-forget natin na yung relationship na ito ay dapat partnership. No, it's a partnership. And to And ang nangyayari tuloy, both side na ngayon, nagkakaroon na ng tinatawag nating independent decisions. Yan, imagine ko nga, Pastor, paano kung halimbawa bigla akong nag-decide na hindi ko man lang pinunsod sa'yo bilang business partner kita, di ba? Anong mararamdaman mo? Masakit din yan. Oh, plus? Plus? Mawawalan na ako ng gana. True! Nakakawala ng gana. So, ka-reflection. Mag-reflect tayo ngayon. Kamusta ang ating mga relationship? Nag-start kayo ng iisa ang inyong puso. Iisa ang inyong initial intentions. But, baka pumapasok yung tinatawag nating independent decisions. At kapag pumasok yung independent decisions na yan, Pastor San, tulad nga nung last Sunday, sabi natin ang ating mga buhay ay healthy relationship soil. At pwedeng tumubo, hindi lang yung plant, halimbawa, hindi lang yung halaman, ano ang kasabay na pwede tumubo ng halaman kapag healthy yung soil? Pastor? Ay damo! Tama! Ayan, ka-reflection. Ito na yung first weed natin na dapat nating mabantayan at hanggat maaari, dapat ma-approve sa ating relationship para ito ay manatiling healthy. Hindi niya ma-choke yung relationship mo. Whatever kind of relationship it is. Ito yung tinatawag nating weeds o damo ng independence. Yan. Sa bawat relasyon, ang salitang independence, lalo pag hindi naman talaga natin mabalanse o mabantayan, it can really be harmful. Ano ba yung independence sa sinasabi natin dito, Pastor San? Ito yung sa wikang Filipino is yung pagsasarili. Yung meron kang, sabi natin sa mga kabataan, no, may sariling batas. May sariling batas, no? You are into a relationship, pero meron kang attitude o character ng pagsasarili.
sa mga anong uri ka ng pagsasabihan sa tingin mo, Miss Susan, may na-experience ka ba? Halimbawa, kahit sa anong uri ng relationship na either ikaw or yung naging kasamahan mo, merong attitude ng pagsasarili. Meron, lalo na sa ano, yung nag-working pa ako. No? Ay, madalas. Madalas na sa una, ting kami, pero bandang huli, iniiwan ako sa ere. Dahil sa gusto niya siya ang makilala nung maya-ari. So, nagawa siya ng paraan para malayo yung aming relationship. Work relationship yun, ka-reflection. Totoo yan. At anong nangyari yun, kung papansinin mo, tama yung prinsipyo na itinuturo sa atin eh. Nag-start yun kasi nag-shift yung agenda ng puso niya eh. Nung una, team sila. Sabay-sabay sila dapat uusad. Eh kaso nag-shift yung kanyang puso, yung agenda niya, nagkaroon ng gusto niya siya lang. Kaya, iniiwanan niya na yung mga ka-teammates niya. So ano nangyari? From a healthy relationship, hindi nabantayan, nagkaroon siya ng attitude ng pagsasarili kasi nag-shift yung attitude ng puso niya, yung agenda ng puso niya. So, nasira yung relasyon. Dati, tropa-tropa kayo. Oo, dati. Dati. Pero, abang tumatagal, medyo nagkakaroon na nga talaga ng salitang gap. Yan, gap. At saka... Hindi na kami masyadong... sabihin natin nagkakasama kami sa isang team. Hindi na ganun ka-healthy yung ang aming kwentuhan. Mm-hmm. Ang aming usapan. Mm-hmm. So, dahil nga sa... doon sa issue na yon na nagkaroon siya ng ibang pananaw sa kanyang kaisipan sa kaya nagkaroon ng hindi maganda yung aming pagkasama. Ay, tama, Pastor. Kaya pala nangyayari yung mga ganitong scenario. Dati nun enjoy ninyo magkwentuhan kayo. Mga ka-relationship niyo. So, sige, sabihin natin. Dati, mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo. Sige, kunin mo na yan, Pastor. Dati mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, eh hanggang madaling araw, enjoy ninyo yung pagkakwentuhan ninyo, pagte-texting nyo. Ngayon, kung kailan kayo ay naging mag-asawa, hindi na kayo nag-uusap. Diba? So, reflect din tayo, mga kapatid, pag may time. So, kasi nga, etong nangyayari, when that pagsasarili, attitude ng pagsasarili, Pastor San, or yung independence, pumasok na. Eh, nako, sabi nga dito, surely, there is trouble ahead. Kaya may mga magbe-best, kaya siguro, Pastor, na-develop yung your best friend is your worst enemy. Diba? Yes. What happened with the relationship? Eh, mag-best friend kayo. And ang nakakalungkot nito, ka-reflection, kapag i-apply natin sa loob ng church, ang ganda na samahan ng mga leaders. Kaso nung biglang nagkaroon ng ibang puso, si leader, hindi na naka-align sa puso ni Pastor. Nilabanan si Pastor. Eh, samantalang number one disciple ni Pastor, yung leader na yun. So, di ba ma-apply natin siya sa lahat ng uri ng relationship? And ka-reflection, my challenge to you today is, mag-reflect tayo. Baka hindi natin namamalayan, yung weeds of independence na kakapasok na sa mga relationship natin. And ang napakagandang tanong kasi dito is, Ate A, paano nagiging harmful? Sa anong paraan nagiging harmful yung salitang independence o pagsasarili sa aking relationship sa konteksto ng partnership? Ako pwede ko masabi, Pas, siguro yung kapag you are making decisions na hindi mo na iniisip ano yung impact nito dun sa kapartner mo. For example, di ba ikaw, may kausap ka. Halimbawa, mayroong nakikipag-usap sa'yo bilang in regards to business, tapos biglang hindi mo in-open up sa akin. Medyo, magkakaroon na ng ng hindi magandang kaisipan ang isang partner mo na kakaroon ng hindi magandang magandang relasyon. Kasi magkakaroon na siya ng kaisipan na nangyayari, baka gusto niya na magsarili. Oo, totoo yun. Pwede niya sabihin na, si Pastor Ray, gusto na siguro siya na yung magpahid ng t-shirt. Kasi nakikipag-deal na ako, halimbawa.
So that would really make me reflect as well. So ka-reflection, mag-reflect tayo. Baka dumarating na tayo doon sa point that we are making. Ito yung number one kasi na nagiging harm ng salitang pagsasarili or independence sa isang relationship, sa isang partnership. When we make decisions na hindi natin kinukonsider kung anong impact nito sa kapartner natin. Correct? Mas maganda yung napag-uusapan sa atin. Yes! Napagkakaunawaan, halimbawa sa business ng Limbag, ang printing ng t-shirt, so meron na kaming unawaan doon. Sabi ko sa kanya na kapag sa about t-shirt na pag-i-print, pagkakagot ng sales screen, okay ako dyan. Pero kapag sa mga more design, ay sa kanya. Sa akin. So, napakaganda yun na napag-uusapan para hindi nagkakaroon ng problem. Could you imagine, Paz, kung halimbawa bigla ako mag-decide na kumuha ng ibang taga-parent, di ba? Ano may mararamdaman ng ka-partner ko sa business? Eh, tulad nga nung sinabi na word or term ni Pastor San, may unawaan na kayo eh. Kasi magka-partner nga kayo. Anong mangyayari sa relationship kapag bigla kang nagsarili ng decision mo dahil nagkaroon ka ng ibang agenda, dahil hindi nyo namalayan, hindi na pala magka-align ang inyong agenda doon sa pinag-umpisahan ninyo when you agree with this relationship. And even sa church, mga kapatid, pwede natin i-apply yan. Paano pag magkaroon na ng ibang agenda ang puso ng isang disciple? Abi gusto na rin na niya mag-put up ng church. O, edi, sana sinabi na lang niya kay Pastor, eh, no? Pastor San. So, yun eh, doon nagiging harmful yon, mga kapatid. And ang tanong natin dito, paano natin siya i-address? Paano natin siya i-address, Pastor San? So, meron mga ibang guidelines na ibinigay dito sa atin ng ating mabuting author na pwede po nating embrace galing mismo doon sa ating reflection verse. Kasi ang independent attitude sa relationship, first and foremost, number one, para ma-address natin siya, is kailangan ma-spotted early natin siya. Ano ibig sabihin nun? Kailangan makita na agad natin siya. Mabantayan natin siya, first and foremost. At sa first sight na na-spot mo na siya, kailangan i-address mo na agad. Yes, huwag mo nang patagalin. Tama, Pastor. Kaya pag tinatagal, mas lalong magkakaroon ng ano eh, magkakaroon ng sabihin natin ng lalalim. So, hanggat hindi mo na, imbis na masasabihan mo na siya agad, tama. Imbis na makikinig siya sa'yo agad, hindi na siya makikinig kasi lumalim na yun. At pwede ko siguro ilagay ito, i-apply natin number one pa sa relationship ng mag-couple. May mga instances kasi ka-reflection na may nakita ka na sa ka-partner mo, hindi mo pa in-address. Kasi parang pa shy type ka pa, di ba? Eh, kasi kapag hindi mo in-address yan, tulad ng isang damo, sa umpisa maliit pa lang yung ugat niyan. Pag hindi mo siya in-address, lalalim at lalalim yan hanggang maging full-blown siya na damo. Mag-grow talaga siya. Sinasabayan din niya yung pag-grow ng relationship nyo. Ang problema, dahil hindi ninyo in-address, parang pinilit mong tinakpan lang, never mind, dineglect mo, without you knowing, little by little, chino-choke up niya ang relationship ninyo. And even sa magkaibigan, may mga ganong kaibigan eh. Yung bigla na lang sumabog, ayun pala, ilang taon na siyang nagtitiis sa ganong karakter ng kaibigan niya. Anong sabi ng isang kaibigan? Anong sabi ng isang kaibigan, Pastor? Ba't hindi mo sinabi? Diba? Ka-reflection? Yan yung mga unang kapamaraanan paano natin i-address. Kapag early on, ma-spot mo na siya, number two, i-address mo na siya agad. Sabi nga ng ating panelista, huwag mong patagalin. Yan! Pangatlo, definitely is i-root out mo siya. Hanggang maliit pa siya, hindi pa masakit yan, ka-reflection. Hindi pa masakit i-root out yan, meaning tanggalin. Kasi kapag napag-usapan, ma-address, yung tao mo may made aware siya, di ba? So bilang ikaw naman yung individual, na nalaman mo na meron palang nagiging ganon sa relationship ninyo, pwede mo ikaw personally, ikaw mismo magsasabi na, Lord, tulungan mo kung mawala tong ugaling ito.
kasi hindi maganda si relasyon. And again, the reflection, hindi lamang sa romantic or couple relationship ito aplikado or pwede mong i-apply. Business, church, friendship, even sa family. Nako, ito tayo, Pastor San. Mga magulang, pag nakita nyo na ang inyong mga anak na merong maling sense of independence, anong dapat gawin, Pastor? Kausapin na agad. Huwag yung hahayaan mo lang muna. At yung ano yung katwira ng mga matatanda, Pastor, sa pagdisiplina, yung sinasabing bata pa kasi? Bata pa kasi, guys, hindi pa maunawaan eh. Oo. Hindi pa maintindihan, kahit anong kaya. Kaso, sabi naman ng tatay ko, kailan ko yung itutuwi kapag matigas ng gulugod at pwede nang lumaban sa akin. Which is usually nangyayari magpas no, sa mga family ng Filipino nowadays. Sumusobra yung sense of yung salitang independence. Reflection, idagdag ko lang ha, huwag nyo ipagkamali ang independence sa individuality. Ang individuality is yung bilang magulang, sinusuportahan mo ng iyong anak ay magkaroon ng sariling identity niya. Individual siya. Nirerespeto mo siyang individual. But that doesn't give them the right to be independent already, lalo na kapag wala pa sa tamang panahon. And alam niyo ba, ka-reflection, to be honest, sa age namin ni Pastor Sunny, I don't know for him ha, pero ako, I can speak for myself, pwede kong sabihin na until no, nagpapasako pa rin ako sa payo pagsasabi ng aking magulang. It's because that's one way of maintaining the good partnership with my parents. At malaki nagagawa, Pastor, eh, di ba? Kapag in partnership kayo, kaya yung ministry, umuunlad, lumalago. Nagiging productive yung relationship. Magiging productive yung marital relationship niyo. Paano natin i-address? Reflection, iwan ko lang sa inyo itong salitang ito. Yung tinatawag na you talk sensitively. Kumbaga, sensitively, talk to the person. Or talk dun sa ka-relationship mo. Pag-usapan ninyong magkakaibigan. Pag-usapan ng leadership, halimbawa ng council ng church. Pag-usapan nyo as a team sa trabaho. Pag-usapan nyo bilang mag-asawa. Huwag na huwag ninyong hindi pag-usapan. Pero kailangan, kapag nag-uusap kayo, maging sensitibo kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, sensitive ka din na inaalagaan mo pa rin naman yung damdamin nung kausap mo. Kasi first and foremost, sabi nga ng Ecclesiastes, partners kayo eh. Yes. Diba? Partners kayo. Halimbawa, sa party, Pastor San, akala po ba ninyo hindi kami nagkakaroon ng pagkaklash pag may project, lalo na kapag malaki yan, diba? Pag malaki yan, lumalabas ang mga attitude. Pero, pwedeng pag-usapan. Halimbawa, napansin ko, pagod na siya, kahahagod. Alangan naman, sitahin ko pa siya na, ano ba naman itong hagod na to? Lagpas-lagpas. Hello, pagod na nga siya. So, kailangan merong salitang sensitivity. By maging sensitive naman tayo sa isa't isa. And lastly, ka-reflection, magkaroon ikaw at ako ng personal commitment dun sa salitang partnership. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, personal commitment na ikaw mismo babantayan mo yung sarili mo. Bantayan mo yung sarili mo in making decisions and how is this decision going to impact the relationship or the partnership. Sabi nga, Pastor, dito, nakakalungkot. May mga mag-asawa na pwedeng mag-asawa sila. They are married. They live together in the same room. They share finances and common surname, ganun naman talaga mag-asawa, pero hindi talaga sila magka-partner. Totoo yan. Pwedeng mangyari yan. Napapanood ko doon sa ano, yung Woman of Dignity, yung pinanood, yung Women of Dignity, mga mag-asawa sila, ang yayaman pa nila, pero they live independently sa isa't isa. Mga may mga sarili silang buhay. And it's not good. Sino gusto ng ganung uri ng samahan. So, sabi nga po, in a healthy partnership, yan, in a healthy partnership, ka-reflection, it's not all about me. Sipin mo, Pastor San, kung pagdating sa limbag, sabihin ko, puro ako lang, no? Tapos, ikaw lang trabaho na trabaho, tapos puro sa akin lang sa akin yung profit.
Tatagal ka kaya ng 5 taon sa kapartner mo sa business na ganyan? Definitely hindi, di ba? Okay, ka-reflection, mag-reflect tayo. It's not all about you din naman. Kasi minsan, ang nangyayari, just to keep the relationship, ikaw naman ang give ng give. Aba, ka-reflection, hindi healthy relationship yung ganun. Kasi ang healthy relationship is give and take. Give and take. Nagbibigayan kayo, hindi pwedeng, oh, it's my money. Oh, it's your money. Parang ganito yan sa business eh. Kumpit malaki yung share mo dun sa business. Hindi ka nagagawa. Dahil maliit yung share mo sa business. Oy, sa'yo na lahat. Tama! So, hindi ganun ang healthy na partnership. Sabi nga ng mga Pilipino, at ito, dapat ito ma-root out na sa relationship ng mga taga-SLCM. Yung tinatawag nating pag pera ni Mister, pera rin ni Mrs. Pero pang pera ni Mrs., pera lang ni Mrs. Hindi pwede yung ganon. Kasi hindi healthy relationship yung ganon. Pag ang anak, may honor. Sasabihin, anak ko yan. Mana sa akin yan. Pero kapag maloko, ano yung sabi, Pastor? anak mo yan. Anak mo. Diba? Hindi pwede yung ganon eh. It's not a healthy relationship. Kapag okay, anak niya. Kapag hindi, okay. Anak mo. Oo, diba? So, ano yun? Pag hindi maganda yung deal, kliyente mo kasi yan eh, ikaw ang nag-deal yan. Pero pag malaki yung profit, ay, deal natin yan, naging natin bigla. Okay, your commitment to partnership means you will always consider the other person. Why? Because, again, ka-reflection, shared goal is greater than a personal one. Tulad nga ng sinabi ng ating devotion at reflection verse is 2 are better than 1. And that concludes our morning devotion sa umagang ito. At maraming salamat, Pastor Sunny, for keeping me company. Huwag kang madadala, baka mapadalas. Next week, I think meron akong minakausap na ako na magiging kasama ko ulit dito. And I really pray ka-reflection na marami tayong na natutunan. At pagdating natin sa ating mga personal time, mag-reflect tayo mga ka-reflections. Baka may kailangan tayong i-root out, i-deal sa ating mga relationships. Lalo't higit ka-reflection ang relasyon mo sa Diyos. Kamusta ang puso natin? Naka-align pa ba tayo sa agenda ng ating Panginoon? Baka nagsasarili na tayo, mag-heart check tayo. With that, let's all bow our heads and let's pray. Father in heaven, we give you glory for giving us a very fruitful devotion for this morning. Maraming salamat po dahil pinuko mo ang aming pansin sa prinsipyo ng iyong salita that 2 is indeed greater and better than 1. Panginoon, ang number 1 po na reflection namin sa umagang ito, Lord, ituro niyo po sa amin kung kami nagsasarili na at nagkakaroon na ng sariling agenda sa aming relasyon at pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. At patuloy mo kami ituwid. At sa buong isang linggong ito, give us the strength, the courage, the boldness, and the humbleness to face the things that we need to uproot into our lives so that we would be able to maintain a healthy relationship sa lahat po ng relationship seed na iyong itinanim sa amin. Lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! And ka-reflection, in just a few minutes, patuloy mo kaming samahan para sa ating live worship on the same page. Facebook.com/HLCM2019. And this is your Ate A and Pastor Sunny for our morning reflections with Ate A. Good morning po and see you in a bit. Let's go.